Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakang Lakbay. Ang pagsasaluhan po natin ngayon ay deep fried crispy chicken wings. Chicken wings. Ayan, nabubulo na naman ako. Pag mapiprito po kayo, lagyan nyo lang po ng asin ang inyo pong manok at itlog. Fresh egg po. Haluin nyo lang pong mabuti. At i-dip nyo po sa harina. Balutin nyo po. May konting asin at paminta. At saka nyo po ito. Tandaan po ninyo, bago nyo po iprito, itaktak nyo po muna mabuti yung mga kailangan po walang masyadong harina. Kailangan nakatikit lang po yung harina bago nyo iprito. At pinrito po nyo, maganda po ang itsura at hindi po tatasin at magiging crispy. Kasi kapag marami po harina, yung harina mag-stay po sa ilalim ng mantika at masusunod man o magsunod. So lalasan na po sa inyong ano. Oh, yun po yung technique na malupit na ginagawa ako. Yan. Naluluto na po ang ating crispy chicken wings. Ayan, papakita ko na po. Baka po mamaya mag-urumentado sa comment section. Meron po itong itlog at asin lang. Inaano ko pong mabuti. Hindi po natin sa harina. Yan. Ipot po natin mabuti. Mas maganda po talaga gumamit po tayo ng tong. Kung wala kayong tong, gusto nyo pahirapan po sarili nyo, gumamit kayo ng chopstick. Siyempre masanay na po kayo, di ba? Pwede kayong gumamit kung ano, kung saan po kayo komportable. Yan. Mas maganda po talaga, balot na balot. Yan. Tapos, taktak po ninyong mabuti. Bago po yung taktak na para kayong nagdudurog ng paminta o ng sili, at iniisip nyo po yung kapitbahay nyo na nagkwento na naman ako ano sa kapitbahay na parang gusto nyo saan po kayo hindi. Joke lang po yun. Ito na naman ako. Tapos, iprito nyo po. Ayan! So, makikita po ninyo, hindi po siya tataksik. Di ba? May natutunan na naman po sa nagmamarunong-marunong ng unggoy. At mayroon din po tayong Bacolod style chicken inasal. Ayan, nilagay ko pa sa oven dahil nga pa sa labas umulan at malamig na. Kain na po tayo! Mabuhay! Ayan! Maraming salamat po sa Panginoon. Nagkasama-sama na naman po tayo. At maglulunis na lang po. Mag-umpisa na po ang bagong linggo. Stay at home po. Bago pa tayo mag-isa, pasalamatan po muna natin, Panginoon. Panginoon, maraming salamat na lang po sa grasya. Binigyan niyo po sa amin. Binibigyan niyo po sa amin lahat. Ngayon po ay humihinga pa kami bukas. Buhay. Nagbuo pa po ang aming mga pamilya. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong paggabay sa amin at pagbigay po sa amin ng lakas sa araw-araw. Alam po namin na pasin na po ang lunas. Kung ito po isang pagsubok na binibigay niyo po sa amin ay ito po ay magiging bukas sa bawat puso ng bawat isa. Kung gaano po kahalaga ang kalusugan, ang inyong pong mga nilika, ang kalikasan ay mayroon pong kaugnayan sa isa't isa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Kami maging maayos na po lahat sa inyo pong kapangyarihan. Sinusuko na po namin lahat. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Yan, pisa na po natin. Meron din po, siyempre, pag meron po tayong inasal, meron po tayong toyo mansi at sili. Meron din po ang ketchup dito po sa ating chicken strips at sa ating fried chicken wings. At meron din po ang cucumber water. Malamig na tubig po at nilubugan ng pipino. Oh. Social na cucumber water. Hindi. Ang paggawa po talaga ng cucumber water, slice nyo po ng pinong-pino. Huwag nyo pong lalagay muna ang malamig na tubig. Tubig lang po. Tapos, takpan nyo po. Lagay nyo po sa ref. Hayaan nyo pong lamabig. Yung cucumber po, magre-replace po yan ng mga nutrients at liquid. Yan. Ayun po, ayon sa aking napanood at nakikita po sa social media. At sa aking pagmamarunong. Nalasa ako po yung cucumber. Lasang dagta. Pero umpisa na po natin. Sana naman po eh. Naging maayos naman po ang araw po ninyo. Ito po ngayon eh. Nag-umpisa na po ang taglagas. Excuse me. Tignan ko po ang itsura ko. Medyo pumuputi po ako ngayon eh. Kasi hindi po nag-aaraw nung nakaraang summer eh. Oh. Yan, medyo pumuputi na. Ang papo. Ano, kaya na po. Pasensya na po.
Kasi ano po talaga ng taglagas dito? Pag taglagas, may mga iba-iba pa pong mga mushroom. Saka na lang po natin pag-ubusan ng kabote. Baka sabihin nyo po, utak ko, utak kabote na kaya. Ano-ano na malabas sa bibig. Mainit na mainit pa po ang karin. Ang ating pong inasal, bacolod style. Yan. Sa OB po, tinatanggal ko po, tapos binabalik siya sa pinapahira. Parin yun po nag-iiyaw. Yun nga po sa OB, syempre, hindi po masyadong convenient. Basta, kung gusto niyo po ng masarap kumain, ba, magpakahirap ka. Hindi. Hindi talaga, pinaghihirapan ko po talaga ang pagpiprepare para ma-achieve ko po talaga yung lasang Pinoy. Yan po. Malambot na malambot po talaga ang ating manok. Ano pang luto po? Tarap! Inasal na inasal po talaga. Yung oil po nasa ilalim na. Hinalo ko na po dyan. Nakadal ko na yung sili. Press po ko yung sili. Yung po siling tanim ko marami, inalin ko na po talaga lahat. Lahat. Kaya po pag pumunta sa mga restaurant, pag ano po, ano? Up to the bones. Ito ang ating chicken wings. May crispiness po talaga. Marap. Atin naman pong chicken strips yan po. Hindi po ako masyado mahilig sa ketchup. Parang gusto po itong toyo man si. Mas mahilig po sa ano eh. Filipino style po talaga na sa usawan. Pero siyempre, hindi ko po nakasanay talaga yung hindi po masyadong mahilig sa matamis. Di ba pag kumakain po tayo sa restaurant, kapag ulam eh, syempre ulam, hindi unlimited, kapag unlimited talaga naitibid po natin ang ulam. Yan po tayo talaga mga Pinoy, mas karamihan po sa atin, mas malakas po talaga magkanin at yun po talaga nakasanayan ko din. Sabi nga po, basta may konting alat ang kinakain, wala na po dapat pasalamatan kung ano po ang pagsasaluhan sa pagkainan. Yun.
Ayan po ha. Hindi na po ako puro baboy ngayon. Puro red meat. Ayan, puro manok naman po ngayon. Ang manok po talaga pag pinirito kahit saan, kahit ano sa usapan. Bagay na bagay. So, kahit ano. Napunta po ako sa part ng Ilocos Region. Talaga po yung mga ibang manok. Kasi mga street food po iba. Sa Pampanga po talagang suka po na may sibuyas, na may sili. Napakasarap po ng sabsa. Talagang pasarap po. Patalbogan po talaga ng crispiness ng manok. Pakasarap. Masarapan po talaga ng sarsa. Pag kumakain po ng manok kasi ito po laman, di ba? Sarap. Mas good na enjoy po talaga ako sa may buto. Ganun po talaga tayo yung mga Pinoy, no? Ang buto po kasi malapit sa buto, mas malasa po. Tsaka, mas enjoy ko po kasi. Yung ano nga, yung, ano ko eh, cucumber water, lasa po talaga ng dagta ng pipino. Pero masarap naman. Kasi mahal lang naman po yung pipino. Lugasan nga naman po mabuti yung pipino eh. Yung po yung ani ko, yung maliliit na pipino, yung panasa loob. Kapag hindi ko po nabos ito, bigla lang ako po suka, diretso na buro. Hindi. Po joke lang yan. Pag nagluto po ko talaga, gustong-gusto ko po talaga ma-achieve yung lasa ng lutong o pagkain Pilipino po. Ayoko po kasing mukhang magandang tingin ng pera pag kinain, hindi naman kinain, di ba? Huwag naman pang IG lang ang dating. Dapat back IG din ang feeling, yung lasa. Lalo na po may business kayo. Huwag niyo pong tipirin kahit konti po yung serving, basta masarap po yung lasa, masasetup na masasatisfied po yung customer. Yung malalasahan talaga galing abroad tapos kumain, na-expect nila pakbet, o di ba? Siyempre pakbet po yung na-expect nila, tapos pakbet nilagyan niyo yung twist, nilagyan niyo yung manggang hinog. Parang nado na lahat po, no? Pakbet may dessert. Siyempre, yung talagang gawin niyo pong Pilipino, Pilipino po.
Yan naman po ay suggestion lang. Hindi naman po sinasabi ko na hindi maganda mag-invention o mag-twist. Excuse me. Siyempre magpapakbit po kayo. Kung walang sitaw, tagyan nyo po ng sigarilyas. Yung mga local ingredients po, yung mga local na vegetables po na Pilipinas. Yun. Kung walang talong, pwede nyo pong substitute ang patola, upo. At pag may nagsabing sa customer nyo na, pakbit, bato, bakit ganito? May patola. Ganito lang po sabihin nyo, ay, ikaw na magluto. Mas magaling ka pala. Hindi, joke lang po yun. Siyempre, pag sinabi pa ng customer, gano'n. Hindi nyo naman sinasabi na kinapos ko sa talong. Kapag Tagalog po, siyempre, gano'ng reklamo, sabihin po ninyo, ah, sir, o ma'am, kasi yan po yung mga ani po ng mga magsasaka, niluluto po namin. Mga sariwang ani at tinutulungan din po namin sila. Fresh harvest po. Taga dito lang po yung mga nagdi-deliver. O parang makukonsensya pa sila sa reklamo nila. Para sabihin pa, ay naku sige nga, dagdagan mo pa nga ito ng patola. At i-take out mo na nga ako ng 5 kilong repolyo. O diba? Bumili pa sa inyo ng gula. At pagbigyan na rin sa kanyang kontak ng mga magsasaka. Hindi, ganun po talaga gusto ko yung mga fresh harvest galing po sa magsasaka. Kasi talagang pinaghihirapan po talaga yung mga tanim po nila. Yung mga maliliit na magsasaka po talaga po. Sobrang hinahangang. Excuse me. Tapos, punakain ko po yung sili. Tapos kung English naman pong reklamo, oh my goodness, this is not the traditional or authentic Filipino backbit. O, oh, diba? May accent pa nga. Backbit. I used to visit the Filipino restaurants in USA. But this is my first time to see this kind of backbit with these wings. This, what is this? Wing beans. Sigarilyas po wing beans. O, oh, diba? English. Excuse me, ganun po muna eksena. I haven't tried this, but it tastes good though. But for me, this is quite weird. Mga ganun dating. Habak-habak yung tray, parang sarap hampasin sa likod. Naubot yung tray ako. Pasensya na. Hinihintay nyo po yung explanation po ng waiter, ano? Ito po, ganito pa sabihin nyo, kung nagsiserve po kayo. Oh, our apology, ma'am, sir. Actually, those vegetables are freshly harvested from the farmer's garden nearby, from the neighborhood. Ganun. And we are very cautious also of serving fresh vegetables. And string beans, this is a very good substitute for string beans. And we're also helping the local farmers here in our town. Of course, we're ordering directly from their farm, these fresh vegetables. And I'm very sorry for that. I will tell also to the farmers about this. Diba? Oh, no. I'm sorry. Actually, this is good. It sounds weird. This is really good. I really like it. I could you please give me at least one sack of string beans? Ala ko eh. O-order na ni Wing Miss. Sigarilis, string beans pa. Para siya namin din talaga na gusto yung sigarilis. Sito pa rin talaga. Ah, di ba mga ganun po, di ba? Sige na po ah. Mayan po talaga ako pag utumi.
Yung mga hangin po talaga sa sintido ng utak ko eh, nag-aalsa. Siyempre, pag nagsaserve po kayo sa karindilya, kung nagtatrabaho po kayo, kung may pagmamalasakit po kayo, kung ang sinesweldo po ninyo ay below minimum, pakita nyo rin po talaga yung nagsaserve kayo na maayos. Kasi, kung makikita siyempre ng ibang tao po yun, matutuwa sa inyo, sabihin sa inyo, tatanungin pa kayo, ang galing mag-serve, gusto mo magtrabaho sa ganda, may kakalala ko, mas bagay sa yung ganda trabaho. Parang, o diba, nirecommendan na kayo, parang nakita pa yung skills at galing po ninyo sa pag-serve. Totoo po yan, nangyari po sa akin yan. Kahit hindi po kapanipaniwala yung aura, yung itsura ko, may nang titiwala po. Nung mabata-bata pa po, hindi po sinasabing nung bata pa po, parang sinabing ilang dekada at ilang century na nagda. Yung itsura ko po talaga ang puhuna ko, maniwala po kayo sa hindi. Ang lakas po ng dating ko noon. Kaya ba naman ng mga kontrabida sa pelikula, tignan ko, di ba lakas ang dating? Ganto ba naman mukha niyo? Mukha mandarukot eh. Sa kanto, tingnan natin, di lumakas ng dati. Nasa marketing po talaga ako noon. Excuse me. Mahan po talaga yung feeling na ilagay ko. Dami po eh. Yung po, meron pa po. Saka dinurog ko kasi so nasa marketing po ako. Siyempre, uso plastic ang po doon. Sales and marketing. O sa plastic, magaling din po ako sa mga ganun. Excuse me po. Parang lumalabas sa, excuse me, sa ilong ka po yung ano, yung anghang ng sili. Ayan, mangyak-ngyak sa ayun, sige po, kinakaibigan ko rin po yung mga ibang country manager, area manager, area supervisor. Kasi naging area supervisor po ako dati sa Central Luzon. Ako po, Bulacan, Pampanga. Mabot pong Bataan, Zambales, Olonga po. Minsan sa North po, Isabela,
Tugigaraw, isang beses po ako na kasi napakamdam po sa akin. Pero bilang po dumagi. Ayun, na pirate po ako ng isang company. Pero yung pagpapaalam ko naman po sa company, pagdatalam ko ay maayos naman po. Dahil yung nag-pirate po naman sa akin, dati kong boss, ang nagtigil po siya ng sarili niya kumpanya. Di ba? Kano niya po, ibang tao. Kasi yun, nandadamay lang. Hindi, nagpaalam mo kami, po kami ng maayos doon sa kumpanya. Sabi nila, sabi po nila, ano, okay lang mag-grow. Hindi naman namin hawak ang leg ninyo. Bahala na kayo sa buhay nyo. Magsama-sama na kayo. Kulang nila magbura, hindi po. Okay lang naman po sa nila. Bittersweet goodbye. Bayan. Pero itong punong paano po, maraming salamat na naman po sa inyo oras na ilan sa Pinilakan Lakbay. Bago po tayo magtapos ay pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa grasya ng binigyan niyo po sa amin. Bukas mag-i-start na naman po ang bagong linggo. Excuse me. Naway magkaroon po ng disiplina, pagmamalasakit, pagmamahal po sa bawat isa. Ang bawat isa po. Naway, mas pahalagang po ang inyong pangilika para po sa mga susunod pa pong generasyon ay ma-realize po namin ang malaking aral po na binigyan niyo po sa amin sa hinaharap po namin ngayon. Ito po ay malaking hamon sa amin at alam po namin na isang araw makakalabas po kami ng maayos, makakapaglaro po ang mga bata, makakapag-aral, makapunta po sa trabaho, makapa po namin na makakuwi na po sa Pilipinas sa mga mahal po namin sa buhay. Maraming salamat po Panginoon. Sinusuko na po namin sa inyong lahat. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Paano po? Magkita po tayo mamaya sa greetings and shout-out portion. Ano po? Maraming salamat po. Dito na po tayo sa greetings and shout-out portion. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers sa ating pong kapuso, kapamilya, sa ating pong mga kaibigan na lagi po nating nakasama sa Pinilakan Lakbay. Pasa na po natin ang greetings and shout-out portion. Kamusta po kay Jimmy Punsalang. Shoutout daw po kay Jimmy and Clara Punsalang of Apalit, Pampanga, Kabalin. Salamat po. Ingat po lagi sa mga taga Pampanga. Kamusta din po kay Rafael Jose Esperanza, Pampangasinan. Maraming salamat po sa mga taga Pampangasinan. Ingat po lagi. Kamusta din po kay Riza Quijano. Shoutout po sa Quijano family from Doha, Qatar. Ingat po dyan sa mga kababayan po natin sa Doha, Qatar. Salamat po. Yan. Kamusta din po kay Kishi Karasu. Shoutout po kay Sara Santiago ng Pateros. Maraming salamat po sa mga taga Pateros. Ingat po lagi. Kamusta din po kay Feli Anading. Shoutout po kay John Feli Anading from Bicol, Sorsogon. Yan. Maraming salamat po sa mga taga Sorsogon. Ingat po lagi. Kamusta din po kay Joe Pals. Shoutout po kay Joanne Wahing, Singapore. Yan. Ingat po sa mga kababayan po natin Singapore. Salamat po sa inyo. Kamusta din po kay Lolita Francisco from Maykawayan, Bulacan. Ingat po sa mga taga Maykawayan. Maraming salamat po sa inyo. Kamusta din po kay Jing Mendoza. Shoutout po sa mga atin niya po sa Cordon Isabela. Miss na daw po niya kayo. Ayan. Maraming salamat po sa mga taga Isabela. Ingat po lagi. Kamusta din po kay Jel Valencia, kay Imelda Coprado from Hong Kong. Ingat po sa mga kababayan po natin sa Hong Kong. Salamat po sa inyo. Kamusta din po kay Cez Galang from Qatar. Yan, ingat po sa mga kabayan po natin dyan sa Qatar. Salamat po sa inyo. Ingat din, kamusta din po kay Teresita Villanueva. Kay Lola Bebe, shoutout daw po. Kamusta din po kay Nico Gotuk. Kay Annalisa Chayag. Shoutout po kay Glenda and Annalisa of Nicosia. Cyprus. Ayan. Ingat po sa mga kababayan po natin sa Cyprus. Salamat po sa inyo.
Namas din po kay Kishi Karasu. Ayan. Ah, nag-greet na po natin siya. Namas din po kay Dance Guys from Japan. Ingat po dyan sa mga kabayan po natin sa Japan. Salamat po sa inyo. Namas din po kay Imelda Rojas. Regards daw po for sa mga relatives niya po sa LA at Arizona, USA. Salamat po sa mga kabayan po natin sa USA. Ingat po lagi. Namas din po kay Marites Reyes. Kay Paul Balaong. Kay Rosalie Latagan. Shout out po sa kanyang best friend. Sabi niya, best friend Rosalie Latagan, Venice Vince. Ayan. Shout out po kay Riza Valdez from Winnipeg, Canada. Pati na rin daw po sa Roldan family ng Makati City. Ayan. Ingat po sa mga kabayan po natin sa Canada, sa Makati. Salamat po sa inyo. Kamusta din po kay Shizu Gray. Happy birthday daw po kay J.R. Parcon. Ayan. Salamat po sa inyo. Happy birthday. Kamusta din po kay Teresita Teodoro Viray. Pakagreet lang daw po ang mga kapatid niya po. Bukid Looban Purok 6, Tikay, Malolos, Bulacan, Kalalawigan. Salamat po sa inyo sa mga taga Bulacan at ingat po lagi. Kamusta din po kay Gretchen Lebrilla para Marikina City. Salamat po sa mga taga Marikina. Ingat po lagi. Kay Nel Francisco, kay Micaela Ching. Shoutout po sa kanyang family, Patiño Guerrero of Lumia, Divisoria, Zamboanga City from Selangor, Malaysia. Yan, salamat po sa mga kabayan po natin sa Zamboanga City at sa Malaysia. Ingat po lagi. Kamusta din po kay Lou Cordero. Shoutout po sa kanyang kapatid na si Lilibet Habilio. Yan, ingat po lagi. Salamat po. Shoutout po sa Kizon Clan. Kay Rowena Perez. Shoutout din po sa daughter daw po niya na si Paula Ellen Perez. 22nd birthday. Yan. Happy birthday. Salamat po. At ingat lagi. Namaste din po kay Cindy Figueroa from Bulacan, Kalalawigan. Maraming salamat po. Namaste din po kay Rinaldo Malanong. Shoutout po kay Don Donicio at Rayo from Abu Dhabi. Ingat po sa mga kabayan po natin sa Abu Dhabi. Maraming salamat po. Kamusta din po kay Shalia Sandra Reyes, kay Aisa Malakapay, birthday siya sa September 7, Joraisa M. Flores, mag-7 na daw po siya sa Pilipinas, nasa Pilipinas po, at siya po ay nasa Kuwait, nagtatrabaho. Asyado din po sa kanyang family. Family Tibus, Family Malakapay, Family Lima, and Family De La Cruz. Ang dami ng family niya. Sabi niya po. Tatlo daw po ang kanyang family. Ayan. Salamat po sa inyo. Ingat po lagi at ingat din po kayo sa abroad. Kamusta din po kay Bing Catalan, kay Jessica Paham. Shout out po kay Jessica Paham sa Purna, taga General Trias, Cavite. Maraming salamat po sa mga taga Cavite. Ingat po lagi. Kamusta din po kay Victorina Galieto. Shoutout po kay Katrina at Pau Pau at kay Grant, mga anak niya po. Ayan, salamat po sa inyo. Ingat po lagi. Kamusta din po kay Kim Jinro David. Shoutout po sa kanyang tatay na si Abel, Tatay Abel David from New Zealand. Ayan, maraming salamat po sa mga kababayan po natin sa New Zealand. Ingat po lagi. Kamusta din po kay Maldetha Pose. Happy birthday ang kapatid niya po na si Dino Gonzalgo at Dumalinaw of Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Ayan, happy birthday po at ingat po sa mga kabayan po natin sa Zamboanga. Salamat po sa inyo. Excuse me. Kamusta din po kay Tan Respal. Sa birthday po ni Tani Respal, anak niya daw po sa September 5. Advance happy birthday. Ayan, salamat po sa inyo. Ingat po lagi. Kamusta din po kay Jeline Nafa, kay Rocky Valdez from Dubai. Ingat po sa mga kabayan po natin sa Dubai. Salamat po sa inyo. Kamusta din po kay Ruth Santiago, kay Mitch Balbin from Quezon City. Ingat po sa mga kabayan po natin sa Quezon City. Maraming salamat po. Kamusta din po kay Maria Welk Santos from Denmark. Yan. Ingat. Hey, hey, ok, tok. Yan. Salamat po sa inyo.
Kamusta naman po kay Leonardo Villanueva. Shout out po kay Leo and Malu Villanueva ng Lucena. Ayan. Ingat po sa mga taga Lucena. Salamat po sa inyo. Kamusta naman po kay Vals Abens. Shout out po sa kanyang bilas na si Emedio Pelias sa kanyang karawan ngayong September 1st. Yan. Happy birthday po. Ingat po lagi. Namaste din po kay Maria Aurora Rodriguez, kay Luna Regis, kay Jel Valencia. Shout out po sa kanyang roommate Helen Ponferrada from San Jose, California. Ayun. Si Habib din nyo po watching from Santa Rosa, Laguna, kay Mervin Murcia. Sa kanya pong family nasa North Caloocan, Valencia and Ramos family. Lalo na daw po sa kanyang sister-in-law na si Honey V. Ipia na nag lagi nagwa-watch po ng mga video. Salamat po sa inyo. Ingat po lagi sa mga taga-California, taga-Caloocan. Salamat po sa inyo. Ingat po lagi. Kamusta din po kay Ginaline Tanate. Shout out po kay Ginaline Tanate from Hong Kong. Ingat po dyan. Salamat po. Kamusta din po kay Ellie Boy Kaya. Shout out po kay Shadow daw po sa Kaya Family and Sorola Family. Ingat po. Maraming salamat po sa inyo. Kamusta din po kay Nida Javier from Iba Este, Kalumpit, Bulacan. Ayun. Hindi ko po alam kung kinurek po niya. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po dyan lagi. Kamusta din po kay Aye Armenia. Shadow po sa Armenia and Loterte Family, Balut, Tondo, Metro Manila. Ayun, maraming salamat po sa mga kabayan po natin sa Tondo. Ingat po lagi. Kamusta din po kay Sir Patrick Echevarri, Grace Dubin, Fujiko Torachebe, Nanay Salit Buison, Mami Virgie Costudio, Nanay Thelma Buison, Sweet Reminder, Mr. Che Estrehim, Sir Tan, Happy Chick, Begumor, Jacqueline Amado, Geraldine Bacay, Nanay Pilar, at Tate Edith Tadeo, at Cordova Maria. Doon po sa mga hindi ko po nasama sa greeting shadow portion, pakicomment lang po sa mga sa latest video po na Pinilakan Lakbay. Pakilike lang po Pinilakan Lakbay Facebook page. Mag-private message po kayo sa Pinilakan Lakbay, wag po sa aking personal account. Sa Pinilakan Lakbay po para po madali po namin ma-filter ang mga greetings and shoutout. Maraming maraming salamat po. Good vibes and positive vibes lang po tayo lagi. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang!